Alright, welcome ulit sa mga nasa live mga kasosyo. Tayo po ay nasa Tacloban at kasama ko yung mga kasosyo natin dito sa Tacloban. Ngayon naman mga kasosyo, second part natin, makakilala kayong mga kasosyo ang pupunta. No? Mga negosyante natin dito sa malayong lugar pa eh. Buong malaki pala kasi ang lupain ng Leyte, no? Samar, no? Malaki. So iba nagbiyahe pa rin ng 8 hours, 3 hours. Para makarating ngayon dito. Ang una kong mapapakilala sa inyo mga kasosyo, si kasosyong John Ray. John Ray, no? John Ray! Si kasosyong John Ray, ilang beses na akong pinuntahan nito sa Nova Town at saka nag-join na rin ng KMCC program. Kasosyong John Ray, una, pakilala ka naman kasosyong John Ray, bati ka sa mga kasosyo natin dito. Pakilala ka sa kanong negosyo ulit, kasosyong John Ray. So, magandang gabi po sa inyong lahat at magandang hapunan. Ako nga po pala si John Ray Salot at dati akong OFW. Sa barko ako nagtrabaho for 13 years. Tapos, siyempre, nag-twist tayo dahil lahat naman natin na experience o kung sino yung mga OFW na nagbarko dito, hindi ganun kadali. So, ngayon nag-twist tayo dito sa lupa para magnegosyo para habang buhay na rin natin makasama yung pamilya natin. So ngayon, ang business ko nga po pala ay nasa motorcycle repair shop ako. So nag-ayos kami ng mga motor na carb type at saka yung mga fuel injected, yung mga latest natin ngayon. So yung business ko ay nasa located sa... Anong pangalan? Cycle Care Motor Shop, located sa Naval, Biliran. So, nandun yung shop namin. So, meron din pa pala akong mga taga sa amin dito pero ibang taon sila, si Sir Larry tsaka si Ma'am, ang pangalan nyo? Leslie. Ah, talaga? Leslie, oo. Nagkakausap kami dyan lang. So, tatlo kami ng taga-Biliran dito. Nice. Ano sa, anong page nyo doon kasi yung genre? Cycle Care Motor Shop. Okay, so ito yung business nyo, kasosyong John Ray. John Ray, Cycle Care Motor Shop, Naval. Kasosyong John Ray, unang tanong, anong paborito mong kasosyo principle na nagamit mo dito sa Cycle Shop, Motor Shop, ay Cycle Care Motor Shop, at pwede mo ba ikwento sa amin yung paggamit mo nun para ma-inspire din yung mga kasosyo nating OFW dito? So, nag-umpisa ako dyan sa motor shop na negosyo ko. Ang unang-una, ikukwento ko sa inyo yung kung paano ko siya talaga naumpisahan. Dahil, siyempre, nagmula tayo sa wala talagang history o family namin na negosyante. Dahil sa malawak yung pag-iisip natin at kailangan nating iahon yung kahirapan natin na kahit papano kumikita na nasa Pilipinas tayo. Kaya naisipan ko magnegosyo ng motorcycle. Yan ang napili kong business kasi yan yung kahiligan ko. Tapos, nag-umpisa kami sa hindi pa ganyan yung shop ko dati. Na gumawa lang ako ng parang 15 square meter na maliit na kubo. Tapos, nag-umpisa sa maliit. Ang kauna-unahan kong natutunan, bago ako nag-umpisa, nakilala ko na si kasosyong Arvin sa YouTube dati. At sinubaybayan ko siya at nai-apply ko yung kasosyo principles niya na start on what you have. So, mayroon akong naipong kunti, inumpisahan ko. Tapos, nag-umpisa ako sa isang maliit na compressor kasi kailangan namin yun sa parang vulcanizing lang. Oh, so, ako pa yung nangumpra doon sa Manila. Akala ko nung araw yung 150,000 napakalaking pira na. Pero yung pala, bariya-bariya lang. So, ngayon, doon ako nag-umpisa. Tapos, hanggang sa dumami ng dumami yung customer at natutunan ko yung tinuturo ni kasosyong Arvin yung cash flow. Kung yung cash flow na mag-create ng cash flow sa bangko, malaking tulong din yun. Tsaka yung sa hanggang sa sumali ako doon sa lagi akong sumasali doon sa
Zoom meeting gabi-gabi. Marami din tayong matutunan doon sa mga kapwa nating kasosyo na mga problema nila at mai-apply natin ang solusyon doon sa negosyo natin. At hanggang sa nag-join ako ng KMCC, doon ang yun ang pinakamarami ako natutunan dahil sa isang buwan na pagtuturo ni Kasosyong Arvin, kasi hindi lang naman content creation ang tinuturo niya doon. 1 week lang yung content creation, the rest puro na sa negosyo. So yun ang mga natutunan ko, pre-sale tsaka yung post-paid. Yeah, Kasosyong Jadri, ano pinakamalaking challenge mo dito sa Cycle Care Motor Shop? At paano mo napagdadaanan yun? Yung pinakamalaking challenge ko talaga yun sa motor shop ko is yung pagdala ng tao. Doon ako medyo talaga... Sino ba yan? Doon ako medyo talagang... Tao. 4 years na ako sa... magpa-5 years na nito, January yung business ko, pero hanggang ngayon struggle ko pa rin yung pagdala ng tao. Dahil hindi nila maintindihan yung gustong-gusto kong i-apply sa sistema. Pero pinagpatuloy ko pa rin yung sistema na gusto kong implement sa negosyo ko hanggang sa siguro matagpuan at mahanap ko yung tao na makaka-adapt sa gusto kong sistema. Sino-sino yung mga naging tao mo? Kamag-anak ba yan? Kaibigan doon? Mga yung ibig ko sabihin, yung mga kapwa ko, ano, ay yung mga trabahante ko tulad ng mga mekaniko, yung tipong gusto mong ibigay yung trabaho na dapat quality. Aba. Meron kang sistema na ipagawa, kasi hindi nila parang napaka hirap nilang i-adapt na ganito ang gagawin mo. O kasi unang-una hindi ako mekaniko. Parang hindi ka mekaniko. Oh, hindi ako mekaniko. Wala kang experience sa motor-motor? Wala. Kasi yung trabaho ko talaga sa barko, nasa kusina ako. Okay. Tsaka graduate ako ng Hotel and Restaurant Tourism Management. O bakit motorcycle lang napusuan mong execute? Una-una, yun ang naisipan kong inegosyo dahil una sa kahiligan ko sa motor. Tsaka mahilig. Ayaw ko ma-experience ng ibang mga customer yung na-experience ko na kuminsan, na-experience ko kasi na nagpagawa ko ng motor, na kuminsan nataga tayo sa pagpagawa o servisyo, yun yung gusto kong i-apply o i-serve sa ibang customer, sa mga customer ko na hindi na nila maranasan yung ganong sistema sa mga nagtatrabaho sa motor nila. Tsaka yung kailangan quality yung servisyo. Kaya pinagpilitan ko, kahit baguhan ako sa motorcycle industry, magpa 5 years kami, pinagpilitan ko na mapaganda talaga yung servisyo namin na quality. Oh, galing. Tinig ako yung page mo ngayon. No? So, ano ka, customer ka nung service na yun, kaya yun na lang pinili mong negosyo. So, nakasalalay sa mga staff mo yung service nyo, kasi hindi ka marunong talaga. Okay, so ina-up mo yung quality, pero sila medyo mas minimenos-menos. Teka, ano nga ba solusyon? Anong na sitwasyon mo ngayon dyan? Nagagalit pa sila sa'yo pag tinataas mo yung kalidad ng servisyo? Yun ang struggle, dahil pagka tayong may-ari na gustong-gusto natin yung quality talaga yung resulta ng trabaho, kuminsan pag nag-advise tayo doon sa mga mekaniko, parang yung ibang mga mekaniko, hindi nila masyadong na-adapt, dahil unang-una, parang iniisip nila na hindi naman tumikaniko, bakit ganito magsalita na kailangan. Hindi nila masyadong ma-adapt. Boto ako dun sa negosyong kahit hindi ka maalam dun sa servisyo, pero kung ikaw yung nasa side ng customer, mas okay yun. Nakikita ko sa'yo kasi yung Junray. Ito ako sa Junray na ikaw yung customer eh. Ikaw yung boses ng customer. Dahil naging problema mo siya before. Tama yun mga kasosyo ha. Yung negosyo tutumbukin nyo, hindi kailangan kayo yung mas mailam na ikaw yung boses ng customer. Kahit na hindi mo alam yung problem, yung paano isasolve.
Natawo kasi mga kasosyo, kung ano yung alam nilang skill, core gift nila, yun ang business. Okay yung mga problema. Pero, mas very good yung ikaw yung nakaka-experience ng problema. Tapos, ikaw yung naghahanap ng solusyon. Yun yung nangyayari sa'yo, kasosyo, no? So, alam mo kung hindi maganda yung servisyo kasi ikaw yung boses ng customer. Tsaka yung kailangan iwasan natin yung pyesa-pyesa. Paano yung pyesa-pyesa? Kasi meron pa sing mga mekaniko na kahit ayos pa yung pyesa, sira na! Oo, oh, sabi na, ma'am, palitan na natin to. Sir, palitan na natin to dahil wala na sira to. Ngayon, ang mangyayari, itatabi nila yan. Oo, di ba? Binuking mo na yung ano? Kasi experience ko yan. Mm. Oo. Nung bago pa ako nag-umpisa, na-experience ko yan, nagpatrabaho ako, hinayaan ko lang siya na ganun. Kaya sa amin, kahit ultimong kinalawang na tornilyo, ipapabalik ko yan sa mga mekaniko. Lahat ng mga tinanggal na pyesa, wala kaming iniiwan sa shop. Ibabalik lahat sa may-ari. Good. Kung ayaw na nilang dalhin, eh di basura na. Mm. Wala kaming tambak na yung iba kasi tatabi. Tapos, yung pala, pwede pa palang i-repair. Mm-hmm. Yun ang technique nila niyan. Eh sa amin, ayaw ko nun ng ganun. Teka, kasi alam ko yan yung negosyo ng mga technician eh, no? Eh, ng mga mekaniko eh. Kumbagay, hindi naman lahat ah. Pero dyan sila nakaka-extra ba, nakaka-kubra, no? So, gusto mo maging mabuti, no? Dun sa tama, no? Nakikita ko na yung struggle, no? Para, huwag din natin gawin yan. Eh, para sa part nila, eh, extra kaming kita dito, tayo. Ba't natin titigil to? Hindi ka ba nalulugi to? Kasi hindi ka na nagdudugas eh. O, kami, sa business ko, hanggat hindi pa sira yung pyesa, hindi namin pinapalitan yan. Hindi namin, pagka yung doubt yung isang customer sa parts ng motor nila, i-check muna namin. Kung kailangan palitan, palitan. Pero kung hindi, hindi talaga namin pinapalitan. Ayos yun sa'yo, kasosyo, no? Kasi meron akong kilala yung ano eh, kay Robertson Puentes, ganyan yung dedok lang. Dedok lang, malupit din yan. Idol ko yan. Idol yan. Kilala mo rin, kasosyo yung Robertson Puentes. Big bike, big no? Big bike yan, no? Big bike. Pinibigat niya akong pagbuksan ng big bike dito sa amin, pero di muna. Ah, focus muna. Ah, okay, nagkakilala rin kayo ni kasosyo Robertson. Pati si, ano, pati si... Yung Jeff. Kasosyo yung Jeff. At si yung sa motor, si... Suave Works, sino ba yun? Sino ba yung Suave Works? Si kasosyo yung ano? Yung kulot. Kulot. Oh, yun. Si nandun nung anniversary eh. Si kasosyo yung... Sino yung mga kasosyo sa online? Yung isa sa bike natin? Suave Works. Oo. At yan, magkakatropa yan. Kasi pare-pares motorcycle. Nag-beat na kayo ni kasosyo Robertson Puentes nung anniversary. Nagkasabay ba kayo? Nitong last week, hindi. Noong nakaraan? Noong nakaraan, hindi. Dahil siya hindi pumunta. Ah, oo. Tsaka oo. First day ako noon, Monday. Oo, nakalimutan ko yung pangalan ni kasosyong Suave Works. Kasosyong Vincent, oo. Eh, okay, doon tayo sa tama mga kasosyo. Ano ba, nagbubunga ba yung pagiging mabuting tapat na negosyante? Bumabalik ba yung customer o mas trip nila yung... nilolokos o ano, mas trip nila yung mga shop na mura nga pero nakakalokohan naman ba, ganun. Bumabalik ba yung investment na kabutihan, kasosyo? Oo naman. Malalaman mo naman sa customer na magugustuhan nila yung servisyo natin dahil babalik at babalik. Tsaka yung iba, magdadala pa ng ibang customer yun. Ayan, tama, si kasosyong, yung isang motorcycle shop natin, sila kasosyong Jeff Ryan, no? Saka si kasosyong J.R. Risco, Suave Works, yan. Pare-parehas kayo na ginagalingan sa service at nagiging tapat sa customer. Pare-parehas kayo, kaya kayo nagtatagumpay pare-pareho eh. Dahil binabasag niyo yung discarding nakasanayan sa motorcycle na industriya. Hindi naman lahat, marami naman na tapat tulad nyo, pero... At least ngayon, sinasabi mo kasosyong John Reyna, gumagana yung maging mabuting negosyante tayo. Hindi lugi. Mataas ba, mas mataas-taas ba singil mo dahil ganyan ang serbisyo? O tama na? Sa amin, sa doon party sa amin, sa lugar namin sa Nabal,
di naman yung average lang yung singilan namin kasi yung service naman, yung service fee sa mekaniko naman yan. Oh. O, sa kanila naman yan. Yung sa mga pyesa, yan lang yung sa amin. Tapos, pagdating sa service fee, hindi ako nagbababa ng singil. Mm-hmm. Kasi, kailangan yung singil namin, pulido naman yung gawa. O, doon kami sa, hindi kami masyadong mura sa pagsingil ng service. Tsaka, nag-adapt kami sa mga fuel injected ngayon na mga motor. Focus. Focus kami sa fuel injected. Gusto ko yung disiplina mo na si kasosyong Robertson Puentes, kasosyo natin na big bike ang pinag-aharian, ano? Yeah, magkakadikit-dikit yan sila kasosyong Janry. Junray. Nalito na ako sa mga kasosyo. Magkakadikit sila. So nag-alok si kasosyong Robertson sa'yo na mag-open ng big bike dito, pero tinanggihan mo. Hindi ko naman sabi ko sa kanya, wag muna ngayon dahil kailangan ko muna ang pagpukusan itong naumpisahan ko dahil yung sa kanya kasi wala namang problema dahil full support naman siya tsaka yung big bike kasi hindi siya basta-basta na yung pag-aralan dahil kadalasan sa mga big bike kailangan marami ka ng may mga gamit kasi na hindi mo matutuno yung carburetor niya pagka mano-mano lang. Kailangan alam ni Robertson niya. Anong mapapayo mo, kasosyong Janry, sa mga OFW mag-execute din sa Pilipinas, uuwi? Anong aral ang mabibitawan mo sa kanila ngayong 5 years, 6 years ka na nag-execute? Para sa akin, yung sa mga OFW, hati yan, dalawa. Land-based at sea-based. Mm-hmm. Okay. Una, kung sa land-based, kung napag-isipan yung magnegosyo, umpisahan nyo kung nasaan man kayo ngayon. Kung anong country man kayo ngayon. Yun. Pero sa sea base, kung gusto nyo magnegosyo, or kung ang asawa nyo ay sabihin natin na housewife na sa bahay, wala siyang trabaho, siya muna pag-negosyoin nyo. Siya yung pag-executin nyo. Huwag na muna kayong bumitaw sa trabaho nyo. Kasi yung sa akin kasi, baliktad. Ang nangyari, ako yung bumitaw sa trabaho, si Mrs. yung continue sa kanya. Ah, ngayon nagbo-work pa rin si Mrs. Sa Pilipinas. Nagtuturo siya. Kasi hindi pwede na ang negosyo, pag nag-umpisa tayo magnegosyo, yun lang, dun lang tayo nakasalalay. Mahirap, napakahirap. Dahil hanggang ngayon, kung tutusin, hindi pa ako sumasahod sa negosyo ko. Yun. Sa totoo lang. So, wala pa ako doon sa kaya natatawa ko pag sinabi niya kasos yung Arvin na kailangan natin kumita, kailangan natin sumahod ng 100,000. Inisip, simulat narinig ko yan nung nakaraang ilang buwan na narinig na naglabas kayo ng parang diagram ko. Sabi ko, paano ko kaya ito i-figure out tong 1 million a month na ito na hanggang ngayon hindi pa ako kumikit. Hindi pa talaga ako sumasahod. Meron na akong nilaan na sahod para doon sa negosyo ko pero binabalik ko siya doon mismo sa para magre-restock. Ayun. Ngayon, so kailangan yung mga kailangan suportahan kung mag-asawa o kailangan meron talaga yung stable kasi nangyari yun sa isang kasusyo natin. Si yung kasusyo na hindi, wag natin banggitin. Si kasusyo? Hindi. Motorcycle din. Hindi, yung tinulungan natin na ano na yung nag-printing na siya ngayon ng mga tasa. Jason ba yun? Sino ba yun? Yung anniversary rin. Oo, yung anniversary. Ay, pinagalitan ko. Oo, yung para jump in sa, tapos wala siyang ibang source of income. Kaya nag-advise kayo noon na hanggat maaari, yung magtrabaho muna, yung sa Grab ba yun? Yun yung example nyo na mag-grab ka tapos mag-negosyo. Yan pang sustain. Kalimutan ko yung pangalan. Pero nag-umpisa na siya ngayon mag-negosyo yung inumpisa niya yung printing ng mga sa tasa. Pero okay na. Nag-work na yung negosyo niya. Gusto ko yung sinabi mo kasi yung Janry na ikaw bumitaw sa pagbabarko pero si Mrs. nagtatrabaho pa din. Ano natin yun ha, linawin natin. Kasi kadalasan yung mga kasosyo nasa abroad,
umuwi ng Pilipinas, parehas na silang walang trabaho nung misis niya. Pero sa inyo, ang gumagana, at si misis, may steady pa din. Magandang setup yun. Safe, may pagka-safe. Dahil tanggapin na nga natin ang negosyo, hindi yan pagplinano mo magbi-business ako, may pera ka na agad eh. Hindi nga eh. Hindi, di ba? O inabi ni Kasosyo Jundry, na wala pa rin ngayon. Kaya ako na kayo nagre-remind lagi na kung matagal na kayo nagne-negosyo at wala pa rin, pag-isip-isipan nyo na paano may matitira. Hindi pwedeng laging wala. And up to yung 5 years, 10 years mapigure out nyo, pero hindi pwedeng 15 years, 20 years na wala pa rin. Meron naman siyang profit. Makikita mo naman siya yung profit, pero yung ibig sabihin na yung talagang nag-isil, kasi hindi yan lalaki yung negosyo. Parang growing up pa lang sa stocks. Mm-hmm. Tapos, kumikita naman siya, pero hindi ko lang talaga siya pa ginagalaw. Kaya yung mga nakapag-join ako ng KMCC, doon ko kinukuha yun. Lahat ng mga pinag-travel ko, ginagastos ko doon ko pinag-uha yun. Pero kailangan lang natin talagang himay-himayin doon na makakuha tayo doon sa profit ng business natin. Ayan. Thank you very much, kasosyong Jundry. Palakpan natin sa kasosyong Jundry. Tandaan, thank you. Yung shop niyang Cycle Care Motor Shop Naval. Padre Innocentes Street, Naval, Biliran. Ilang oras ang layo dito sa Tacloban yan? 3 hours. So thank you, kasosyong Jundry. Jundry! Papalit-palit na sa utak ko. Saan tayo pwede mag-picture? Para pagtapos dito sa akin, mag-picture na kagad. Para may remembrance ako. Sa kalab, pwede doon ka, tapos, ayan. Ang next ko tatawagin, yung mag-partner na lang dito, dalawa kayo, kasosyo. Para makilala ko kayong dalawa, ha? Next kayo.